Under my watch, wala nang lulubog na bangka. Isang bangka malulubog, manggagalaiti ko. I will raise hell. And I'm very serious about that. Inaalalahanan ni Senador Tulfo ang Philippine Coast Guard, PCG, at Maritime Industry Authority, Marina, na dapat ay wala nang lulubog na pampasaherong bangka sa kanyang termino bilang Public Services Chairperson. Under my watch, wala nang lulubog na bangka. Isang bangka malulubog, manggagalaiti ko, I will raise hell. And I'm very serious about that. Kasi in the past, pabaya kayo mga Coast Guard. Sa hearing, lumitaw yan eh. Walang proper inspection. Marami mga tumatakbo dyan ng mga passenger na mga bangka, mga lansya, na hindi equals sa mga pasahero. Yung mga life vest. Meron nga life vest, pero luma, hindi na gumagana. Bulok na. Lulubog pa rin yung pasahero kapag ginamit. Hindi na functional. You promise me, make a commitment to me, from now on, wala nang malulubog dahil sa overloading. Because before, sir, hindi namin makontrol yung pag-dispatch na bangka. Of course, naging remission taon namin. Din po namin tinatago po yun. And we're not here to, you know, give special privilege against him. Nagkamali po siya, he has to face the appropriate charges. But if you go to the Port of Binangonan, ang key dyan is cooperation with the local government. In fact, the Port of the Binangonan, maganda na po ating operation dyan po. Why do you need cooperation from the local government when it is your job? It's under your mandate na siguraduhin na lahat ng mga bangka, barko na bago magpalawag, may inspeksyon ninyo. Ba't kinakailan pa kayong permiso sa local government? There are ports na controlled by the PPA and there are municipal ports. Hindi po controlled ng PPA. No, sir. Nasa mandato ninyo na walang papalaot nang hindi nyo po ina-inspeksyon. Ba't kinakailan nyo pa kukuha ng permiso sa LGU? So nagdadagdag lang kayo ng red tape dito. With regard to sa LGU po, yung management po ng mga... In sa case po sa Binangonan po, ang... No, sa ganyan, management ng... Ng mga port operators. Inobliga niya rin sila na ipatupad ang stricter monitoring at seaworthiness inspections bago pumalaot ang mga ito. Dito ay dapat magkaroon ng sapat na availability ng life vest at lifeboats para sa kanilang mga pasahero. Hiniling ni Senator Raffy Tulfo sa Philippine Coast Guard at sa Maritime Industry Authority, Marina, na magsumite sa kanyang opisina ng detalyadong plano kung paano nila babantayan at isasagawa ang inspeksyon ng kaligtasan ng mga sasakyang pandagat upang maiwasan ang mga aksidente sa tubig sa buong bansa. You don't need the LGU here. Trust me. All you need is an efficient personnel to do their job, which is walang papalaot ng hindi ina-inspeksyon ng Philippine Coast Guard. Ano is sa mga dahilan ng pagkakalubog nito, mas barko at bangka nito? Overloading! Bakit nagkakaroon ng overloading? Pabaya ang mga taga-Philippine Coast Guard. Hindi na seaworthy yung bangka. Bubulok-bulok, kakarag-karag na. Walang life vest itong mga bangka nito. Kaya pag nalubog, meron na mamatay. Again, you don't need the LGU for that, sir. Don't mention to me para ma-divert ang atensyon, matanggalan kayo ng mapukulang ninyo. Just do your job, sir. We will. Yeah. We agree to what you said that under your term, walang incident or walang barkong lulubog or any casualty for that matter. Ganun din po yung usapan namin within our maritime sector, which includes the DOTR, the Philippine Coast Guard, and the Marina. Nag-usap-usap po kami. Number one, to really implement dito sa PCG yung pre-inspection. Trabaho ng Marina yan at trabaho ng Coast Guard. Mag-tandem kayong dalawa to make sure na compliant itong mga sea transportation. It's part of Marina's mandate to inspect the vessels for purposes of issuance of safety certificates. Kasama sa pag-inspect ninyo to make sure na itong mga barko na ito ay tama yung numero ng mga life vest. At dapat yung mga life vest ay mga functioning. Meron dyan mga lansya na. Yung life vest nila, meron nga life vest pero luma, hindi na gumagana. Bulok na. Yes, Your Honor. We conducted a marine safety investigation if we're speaking about the incident in Binangonan, Your Honor. Magbigay kayo ng pangako sa akin na mula ngayon ay wala nang magiging insidente ng paglubog ng mga sasakyang pandagat dahil sa sobrang karga o dahil hindi sila karapat dapat sa dagat, sabi ni Tulfo. Inutusan din ng senador ang mga ahensya na tiyakin na ang mga sasakyang pandagat ay susunod sa kinakailangang bilang ng mga life jackets at mga kagamitang pangkaligtasan sa dagat.
Sa huli, inatasan ni Senador Tulfo ang bawat ahensyang dumalo na magsumite ng kanika nilang mga accomplishment at assessment report sa susunod na pagdinig upang mapag-aralan niya ang mga ito at makapagpasa ng nararapat na pulisya. Ang gusto ko po, tulad sinabi ko sa Coast Guard, wala na pong mangyaring casualty sa paglubog ng sea transport natin, God forbids, dahil walang life vest at walang lifeboat. Kapag ang dahilan ay kulang sa lifeboat, sabihin ng mga survivor, kayo po ang bubuntungan ko. Yun po ang mangyari. Kasi meaning, hindi nyo po ginagawa ang trabaho nyo. Yes, Your Honor. We will strengthen the conduct of the safety inspection following our rules and regulations. Sa next, karoon tayo ng hearing. Submit to me yung inyong bagong plano kung papaano kayo gagawa ng strict monitoring and inspection. Okay? I need to see that. Yes, Your Honor. Pag-imbisigan ni Senator Rafi Tulfo ang trahedya sa tumob na bangka sa Binangonan, Rizal. Kailangan daw may makulong dahil sa kapabayaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Papaputol ko isang daliri ko. Sige, gawin natin dalawa, left and right ng daliri ko. Mababawasan. Yan ang hamon ni Senator Rafi Tulfo kung may makukulong na taga Philippine Coast Guard o taga Maritime Industry Authority o Marina kaugnay sa tumaob na bangka sa Laguna, Dibay na ikinamatay ng 27 pasahero. Giit ni Tulfo, palagi na lang sinasabing iniimbestigahan o mapapanagot ang mga nagkasala sa mga aksidente sa dagat pero wala namang nangyayari. For me, it's bullshit. Niluloko nila yung taong bayan. Dapat kung merong unang-unang kakasuhan, number one, yung inspektor ng Philippine Coast Guard na naka-assign sa pantalan na yun. Sabi ng PCG, pananagutin ang may-ari at association ng dispatcher na lumubog na motor bangka. Hindi rin daw ligtas ang naka-duty nilang tauhan ng araw na yun. Kasama po doon po, no? Sa kakasuhan po, reckless imprudence, kasama po sa tao na, kasama po yung tao namin sa kakasuhan. We are concentrated doon sa pag-file ng case doon sa motor bangka owner tsaka sa association. Pero hindi yan bumenta sa senador. Kailangan daw imbisigahan sa Senado ang trahedya sa Binangonan, Rizal. Ang PCG, hinayaan daw na mag-overload ang nadisgrasyang bangka at hindi rin naka-life vest ang mga pasahero. Meron ba kayo nabalitaan ng taga-Philippine Coast Guard na nakulong dahil sa lumubog na bangka at barko? Wala pa. Marina? Wala pa. Sinong palagi nangukulong tuwing may lumulubog na bangka o barko? Tripulante, mayari ng barko. Kuminsan pag barko, nakakalusot yung mayari. Pupush ko na may makulong talaga rito. Naniniwala si Tulfo na oras na may makulong na taga PCG o Marina, mababawasan ng malaking porsyento ang mga naaaksidenteng barko o bangka. Wala pang tugon ng PCG at Marina sa mga banat ni Tulfo. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. At tuloy pa rin ang balitang yan, naghahain na si Senator Grace Poe ng resolusyon para imbisigan ang Binangonan tragedy. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.